Hey guys, ito next video natin ngayon is isishare ko sa inyong way kung paano mag-free up ng space dito sa cellphone natin. Kasi malamang yung iba sa inyo is nag-try na magbura ng pictures, ng videos, ng music, pero parang walang nangyayari, malaki pa rin yung memory ng cellphone natin at halos walang nabawas. Kasi guys, mayroon ibang way kung paano maglinis ng cellphone para magkaroon ka ng extra space sa storage. So na guys, sisimulan natin, pero kung bago ka pa sa channel natin at gusto mo ng magandang videos, is hit mo na subscribe button pati notification bell para naman updated ka sa mga susunod pa natin videos. So na guys, sisimulan natin. Itong trick na gagawin natin guys is yung pagbubura ng cache file ng isang application. Kasi guys, yung iba sa inyo siguro is nagtataka na hindi naman sila mahilig mag-pictures, hindi sila mahilig mag-downloads, ano lang meron sila, naglalaro lang sila sa cellphone nila or nagpi-Facebook, YouTube, ganun lang, pero napupuno yung storage nila at hindi nila alam kung bakit, hindi naman sila mahilig mag-download, ganun, pero napupuno daw yung storage nila kasi yun guys, dahil yun sa mga cache file. Halimbawa na yung nagpi-Facebook ka ngayon, habang nagpi-Facebook ka ngayon or naglalaro ka ng ML, nagbumubuo yun ng cache file sa cellphone natin. Tapos yung cache file na yun is naiipon ng naiipon at sila yung magiging dahilan kung bakit ka mapu-full storage. Kaya dapat sa mga cache file na yun is binubura dapat natin. So napakadali lang naman burahin ng cache file guys. Pumunta ka lang ng settings ng cellphone mo. So punta tayo ng settings. Tapos punta ka sa listahan ng apps na mga dina-download mo dito sa apps. Sa manage apps or apps management. Basta guys, iba-iba kasi depende sa brand ng cellphone kung ano yung nakalagay na pangalan. Basta pumunta kayo sa listahan ng mga application na mga dinownload nyo or ginagamit nyo. Tapos ang next step is, halimbawa mamili tayo ng application dito. So dito, example na natin itong Chrome. So dito sa Chrome is, punta na muna ako sa storage. Yung cache file ng Chrome ko is napakalaki. Guys, so napakalaki, 600 MB. So napakalaki ng cache file ng Chrome ko. Kapag binura ko yung cache file na to guys, ang ibig sabihin na ganyan is madadagdagan ako ng 600 MB na space sa internal storage ko. So ganun agad kalaki guys ang madadagdag sa akin. Dahil ganun kalaki yung kinain ng cache file na to. So buburahin ko lang yan. Paano burahin yan? Pindutin mo lang ito. Kung ayaw gumana, pindutin mo itong button sa baba. Tapos ito na yung clear cache. So buburahin natin. So yun guys, kung napapansin nyo is nawala na yung cache file at bumaba na yung size ng Chrome ko. So ganun lang magbura ng cache file. Pero halimbawa, paano kung napakarami mong application? So dito napakarami mong application, tapos ano yung isa-isayin mo lahat ng application na yun? So mahihirapan ka, baka mapagod ka lang sa gagawin mo. So dito napapasok yung application na i-share ko sa inyo. Bale, kaya niyang burahin lahat ng cache file ng application sa cellphone mo. So napakadali lang nun. Bale, iiwan ko na lang yung link noon sa pin comment. Ito yung gagamitin ko application guys, yung SDMade. Yung SDMade na to guys is makikita nyo naman sa Play Store. Kaya lang, yung SDMade sa Play Store is hindi siya pro version. Ibig sabihin nun guys, is hindi nyo magagamit lahat ng feature ng application na yon. So, kaya naghanap ako ng pro version at iiwan ko na lang yung link noon sa pin comment. So, i-check nyo na lang yung pin comment natin dyan para magkaroon kayo ng pro version ng SDMade. So, once na meron na kayong application na to, ang gagawin mo lang is open mo lang. Tapos, i-select mo dito yung app cleaner. Itong pangatlo. Tapos, pindutin mo tong green button na to. Tapos, next mo lang to, i-allow mo lang yung mga hinihingi niyang permission. So, allow lang natin ng i-allow yan. So, yun. Once na ma-allow mo na lahat ng permission na hinihingi, automatic na lang yan guys na mag-i-scan. Bale, ang ginagawa niya dyan is i-scan niya lahat ng application sa cellphone mo, kukunin niya lahat ng information ng cache file sa lahat ng application na naka-install sa cellphone mo, tapos, tsaka niya tayo bibigyan ng option kung buburahin na ba natin o hindi. Pero bago natin burahin, is makikita muna natin kung ilang size ba yung pwede natin i-delete. So makikita agad natin kung ilang space yung madadagdag sa cellphone natin dahil buburahin natin yung total ng cache file na yon. So dito is nakikita natin na 21 gig.
So yun guys, nakikita nyo ba na 21 gig yung pwede ko daw na burahin. Napakalaki ng cash file dito sa cellphone ko. Napakarami ko kasing application guys at yun, naipon nga dito nang naipon yung cash file dahil hindi nga ako madalas nagdi-delete. Pero dahil nga dito sa application na gamit ko is mabubura ko lahat ng cash file at napakadali lang. So basta matapos nyan mag-scan, makita nyo dito kung titignan yung gallery ko, 17 gig. Pero guys, huwag kayong mag-alala na mabura lahat ng picture sa cellphone nyo. Hindi mabubura yung picture sa cellphone nyo guys. Buburahin lang yan yung cash file. So sa CapCut ko is 1.9 gig. 700 sa YouTube, napakalaki. So ito lang yung malalaki sa akin. Tapos yung iba maliliit na lang. Ayan. Pero sa inyo guys, makikita nyo dyan kung ilan yung cash file sa inyo. Then once na tignan nyo na lahat, kung okay na sa inyo, nabuburahin nyo na, pindutin nyo lang itong trash can na icon dito sa taas. Tapos pindutin mo na yung delete. So dito, hintay lang natin ma-delete yung mga cache file. Wala na tayo bang gagawin guys kundi maghintay. So yun lang guys. Diba guys, napakadali lang. At kung napapansin nyo guys, ang nabura daw sa akin na total is 17 gig. Bali 17 gig lang yung nabura na cache file sa cellphone ko. Hindi ko lang alam kung bakit hindi nagtotal sa 21 gig. Pero kahit na hindi pa nabura lahat is at least napakalaki na ng nadagdag sa cellphone ko. Tapos dito sa CapCut, kung napapansin nyo is 1.9 gig pa rin. Kasi kapag gumamit kayo ng CapCut guys, lahat ng transition doon, mga effects is dina-download siya. Baka ito na yung laman nun, kaya 1.9 gig yung CapCut ko. Dahil doon sa mga transition, mga effects na dina-download para magamit ko. So yun guys, kung napapansin nyo, 32 MB na lang daw yung laman ng gallery ko. Pero check ko kung nandun pa rin ang mga pictures ng gallery ko. So kung napapansin nyo is nandito pa rin naman lahat. So, nandito pa rin, hindi nabura lahat ng picture sa gallery ko at napakalaki ng nadagdag sa storage ko. So, titignan ko kung magkano na, kung ilan na yung laman ng storage ko. Hindi ko napakita sa inyo guys kanina kung ilan yung storage ko bago ako nag-delete ng cache file. So, sorry. Malaking mali yan sa video na to. Pero, subukan nyo guys. Kayo na mismo makakapansin yan kung effective ba talaga itong tutorial natin ngayon. So na guys, salamat sa sumusuporta sa channel natin at sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. At yun na nga guys, kung nag-enjoy nga kayo sa video natin, is i-hit nyo na yung subscribe button pati notification bell. Sobrang ma-appreciate nyo guys. Maraming salamat sa inyo. Sana patuloy pa rin kayo support sa channel natin dahil dito ko natapos yung video. Thanks for watching!